So, sinusulat ko kung ano yung i-explain ko sa inyo today sa video na to. Pero bago yan, intro muna. So, sa mga nakalipas na months, actually, a year ago na ata, yun yung last vlog ko, which is yung nag-hiking kami sa, saan nga yun? Sa Tangkap ata. Tapos, pagbaba namin nun, pag-uwi ko sa bahay, yun. Hindi na ako nakapag-vlog. So, ito yung reason ko kung bakit, no? Unang-una, that overnight, hindi ko na-expect na may mangyayari sa gamit ko. Kasi, nagluluto pa ako nun yung dinner namin ng Bertanda. And then, suddenly, kita ko yung camera ko. Yung LCD screen na pag-open ko is total black na. Wala naman akong alam kung ano nangyari. At siguro kasalanan ko rin naman kasi hindi ko nilagay sa safe na place. Kaya siguro na napatungan or something. Pero hindi ko din alam. Hindi rin ako nakapag hindi ko rin masisi yung mga kasama ko kasi diba, wala naman silang alam sa pag-handle ay sa pag-care kasi dapat responsibility ko yun. At ayun, wala na akong camera so hindi na ako makapag-vlog. Number 2 is that financial. Yun na nga, dahil wala akong camera na pang-vlog, wala rin akong pambili ng expensive one or kahit yung budget na cameras for vlogging, wala rin akong budget para doon. Pero as of now, nag-iipon ako, try ko ngayong bakasyon sana na mag-sideline. Tama ba? Tama ba yung term? Sideline? Basta gusto ko kumita ng pera kasi gusto kong bumili ng camera para makapag-film ako ulit. Ang gamit ko ngayon is ang GoPro, yung bagong bili sa akin yung namin ng birthday ko, yung Supremo Conquest. Ipos din niya ng Supremo pero hindi siya enough para sa pang all around kasi action camera lang siya. Hindi siya yung pag parang ganun ko. Hindi siya yung setup type ng camera for vlogging. Next is, hindi busy ako sa school. Madami ginawa. Madami akong pinasikaso nung hindi ako nakakapag-vlog. Mayroon ang aral na mag-vlog. Basta yun, last vlog ko is nung grade 9 pa ako. Ngayon, grade 10 na ako. So, yung year na to is mas mabigat yung mga ginawa namin sa school. Kasi it's our last year in junior high, kaya medyo madami talaga ang required na gawin lalo na sa grade 10. And then,
ito yung mga nakita kong advantage nung hindi pa ako nakakapag-vlog or nung wala pa akong gamit. Number one is I get to experience being an athlete, diba? Eh, sa mga nakakaalam, sa mga viewers ko na nakakaalam, ako ay isang football player at member ako ng grade 10 football team. I'm also a member of the campus football team. Try ko mag-post ng picture. Yan, sa screen nakikita nyo. And it was a fun experience, to be honest. Umabot kami ng championship, pero natalo rin kami. Kasi na-scorean kami ng 1-0. So, at least, diba? As a grade 10, karaban mo ng grade 12. Parang it's an honor na makalaban sila sa championship. The lesson there, or the thing to remember, lalo na pag sa mga larong ganun, is just enjoy the game. Diba? And you get the point. Next is, ngayong grade 10, ngayong school year din, na-experience ko maging member ng TV Broadcasting Filipino sa campus namin. Ako ay isang reporter. Hindi kami pinalad sa division level, which is nasa Alcantara kami. At long story, siguro sa ibang vlog ko na sabi yun, pag-related na din. At kung pinafollow niyo ako sa Twitter, may post ako doon na kaming mga cameraman na tinulungan ko lang yung cameraman namin, si Alder. Shoutout kayo kung nanonood ka, boy. Next year, babawi tayo. Ayan. So, next is dahil nga doon, mas nagkaroon pa ako ng knowledge sa editing. Sa editing ng Adobe Premiere, editing ng sa After Effects, kahit pa paano sa Photoshop din. At na-experience ko yung buong araw ka magte-taping, buong araw ka pupunta sa isang place at magte-taping ka ron for like 15 minutes, ganyan. At kailangan mo i-submit yung inyong news or yung inyong video ng may deadline. For us, nung sa school level pa lang, dahil wala kaming kalaban, pinashoot kami in just a day ng news report, then edit, then submit. Tapos yung mga school advisors namin ang nag-determine, sila yung nag-judge sa amin, sa aming ginawa. And satisfied naman kami sa nagawa namin at kumpiyansa kami na pagdating sa division level is kaya namin kunin yung championship. Pero sa ibang vlog ko na sasabihin yung ibang details sa story na yan. Well, as of now, that is it. Yun lang siguro yung kailangan ko i-explain sa inyo. I hope naririnig yun yung sinasabi ko kasi walang mic yung GoPro at saka may electric pagkakabit na, so baka hindi naririnig. At hopefully, dahil bakasyon na ngayon, ay makapag-vlog na ko ulit kahit yung GoPro lang gamit. Kasi atat na atat na rin ako na mag-vlog ulit. Shoutout pala sa mga kapwa vloggers, sina Kuya Clarence, sina Arvin J, sina Kim, madami pang iba, madami na po kami dito sa vlog. Please support from vloggers at sa someday makikita nyo rin kami sa TV sa
Well, sana. Ulit na tuloy, di ba? At ano nga ba yung expectation ninyo? Sana ito is pang days, months, years. So, hindi muna ako magsasabi kung ano yung expect ninyo. Basta ako, I'll try my best to improve my YouTube channel, my content, syempre. At sana makabili na ako ng mga gadgets for vlogging. So, as of now, yun lang naman siguro. Pag nakaabot ko sa end ng video na to, maraming maraming salamat. Don't forget to subscribe, like, and comment. Please share this to your friends para makita nila na hindi naman ako babalik pa. Pero, kapunta na rin. So, that is it for today, guys. I'm Arjun.